Okay, ito lang ang sabi ko sa iyo, President Bongbong Marcos, panahon mo ngayon. Isa ako sa diehard na followers ni Duterte. Nung ikaw makandidato sa pagka-presidente na nakipag-align ka sa mga Duterte, tuwang-tuwa ako dahil sabi ko, salamat at may magpatuloy nito ni Bongbong Marcos kung ano ang naumpisahan ni Tatay Digong. Dahil ang gusto lang namin, yung continuity na ginawa ni Tatay Digong ay ipagpatuloy mo. Ngunit, malaki ang disappointed ko sa iyo, Bongbong Marcos. Bakit mo pinabayaan ang gobyerno mo na sirain ni Tambaluslos at yung mga tao na nasa paligid mo, BBB? Bakit inuuna mo yung pag-travel mo at hindi mo dinitingnan kung anong problema rito sa bansa natin? Ang daming issue na dapat resultahin mo, Mr. President. Una-una, yung people's initiative na ginawa ang patraidor nitong Tambaluslos. Ginawa nila ng pasekreto to na walang kinalaman, walang alam ang tao. Mga tao, walang alam ang Senado. Pailalim ang ginabaho nila. Kung nagtagumpay sila, magising na lang pala kami na si Tambaluslos na pala ang Prime Minister. Gusto niya pahabain yung people's interest niyan. Conspiracy, chore yan. Pinagplanuhan nila yan ng mga Tambaluslos yan, mga membro mo dyan sa Congress. Pinagplanuhan ninyo para tumagal ang inyong term dyan sa Kongreso. At pagdating ng panahon, alam na ng mga tao kung anong pinaplano ninyo. Dahil ang gusto ni Lisa, kung si Maharlika pa ang tawag sa kanya, ay si Lisa Smags. Gusto niya maging presidente ang anak niya si Sandro. Yan ang plano ninyo. Ngayon na nabisto na kayo ngayon, itong PIPA na to, gusto ninyo ngayon i-divert ngayon sa economic provision para makuha ninyo ang simpatiya ng mga tao at ang Senado at matabunan na yun ang people's initiative na pinangunahan ni Tambaluslos. Ano ang plano ni Tambaluslos? Kaya sa people's initiative, binili niya ang mga perma ng mga tao, namimigay siya ng mga ayuda na yan ay ginagawa na dati ni Duterte para makuha niya ang simpatiya ng mga tao, para masasabi na napakabait niyang tao. Pero pila ka walang iyan na House Speaker ngayon, wala akong nakikita kundi ikaw, Tambaluslos. Ikaw, Romualdez, makapal ang mukha ninyo ang pera ng bayan, dinastos ninyo sa pamimili ng perma ng mga tao. Pinili ninyo ang kaya nyong lukuhin, pero hindi nyo kayang lukuhin ang lahat ng mga tao dahil ang mga tao ngayon ay matalino na. Alam na nila kung sino yung mga tao na seryoso na naglingkod sa bayan. Kayo, ang gusto lang ninyo na manatili kayo sa poder ninyo at makakamtam kayo ng pera ng bayan. Hindi nyo naisip ang kapakanan ng bayan. Ngayon, President Marcos, ang SMNI, magbulat sa pulpa ni Pastor Kibuloyan, ang SMNI lang ang lumalaban. Nag-iisang istasyon na lumalaban sa korupsyon at saka sa mga CPP-NPA-NDF. Malaking tulong ng SMNI at malaking tulong ni Pastor Kibuloy. Ako hindi ako member ni Pastor Kibuloy, ha? Ibang denominasyon ako. Pero itong labanan na ito na dito ngayon, hindi ito labanan ng denominasyon, hindi labanan ito ng reliyon. Labanan ito ng mga lahat ng mga Kristiyano na galit sa mga masasama na nasa gobyerno ngayon. Kung lahat ng mga Kristiyano ngayon ang pamahal sa bayan at galit sa mga masasama, sa mga maitim ang bundi na nasa mga Kongres at saka Senado ngayon, dapat ngayon pumunta kayo dito. Pakikiisa kayo dito sa laban ni Pastor Kibuloy. Dahil si Pastor Kibuloy ay hinusgahan na. Nag-guilty siya, samantalang hindi pa nakarating doon sa korte ang kanyang kaso. Ikaw rin sa Honteveros, napakakapal ng mukha mo. Bakit mo inusgahan si Pastor Kibuloy? Nag-guilty na kaagad siya, samantalang ang iyong mga witness ay hindi ka nakasigurado kung totoo ba yung kanilang mga revelation, yung kanilang mga pinahayagan. Yung rini na yan, alias rini na yan, scratch na dapat yan. Halatang binayaran ninyo yan. Bakit? Bago siya in-interview dyan, siya na mismo nagsasabi na yung mga witness dyan na dinala mo ay mga bayaran niya at puro sinungaling. After how many days lang, nandyan sa kanya sa Senado, pinaligtad niya 69 degrees ang kanyang testimony doon na pinasungalingan niya lahat ng mga ano.
Halata na yun. Ngayon, tungkol sa kailasan niya kay Pastor Kebuloy, na si Pastor Kebuloy ang rep ng mga bata. Ilan yung binagbintangan mo na rep ni Pastor Kebuloy na nandiyan ngayon? Tingnan niyo muna kung anong itsura ng mga babae na nag-akusa kay Pastor Kebuloy na nirep sila. Hindi mo muna ilbistagan. Bakit hindi ka kumuha ng mga membro dito? Ha? Kahit 10,000 lang dito ang dalhin mo dyan para marinig mo lang ang kanilang panik kung sino sa kanila ang sasalita ng totoo. Sa tingin mo kaya, Risa, kung totoo yung ibintang mo kay Pastor Kebuloy, itong mga babae lang dito, karamihan dito may mga bata pa at marami dito nakikita ko mga ganda. Hindi kaya ito sumama doon dahil pagkakataon na nila to para ilabas nila ang kanilang grievances tungkol kay Pastor Kebuloy. Pagkakataon na nila to para magreklamo sila dahil inabuso din sila. Pero napansin mo rito ngayon, libo-libo na lang nandito. Mga babae, mga bata, pati mga katutubo ay nandito ngayon para ilabas yung kanilang hinaing. Ngayon ikaw, Presidente Marcos, bakit hindi mo binibigyan ng pansin nito? Noong panahon ni Digong Duterte, noong siya ang Presidente, pagka ang mga CPP-MPA, mga makakaliwa, ang nagrarally, 2 oras lang, bumababa si Digong upang kausapin para ma-resolve yung kanilang grievances. Kayo ngayon, ikaw ngayon, Bongbong Marcos, wala kang malasakit. Nasaan malasakit mo sa kapwa? Hindi mo nakikita ang libo-libo dito sa taon na ilang araw na nandito ngayon na ang hinihiling lang ay justice para kay Pastor Kebuloy. At ang isimila ay napinasarado ninyo na ang isimila ay malaking tulong sa bayan para labanan ang CPP-NP. Bakit kinikiit mo si Pastor Kebuloy? Bakit sinisingle out mo si Pastor Kebuloy? Hindi ako member ni Pastor Kebuloy, pero nakikita ko, diehard ako. Bongbong at saka Duterte ako. Pero sa nakita ko ngayon, Bongbong Marcos, Presidente Marcos, mawalang galang sa'yo. Inuuna mo yung pag-travel mo para sa economic na ating bansa. Tandaan mo ito, Presidente Bongbong Marcos. Kahit anong sikap mo, nakukuha ka ng mga mag-invest dito o mga investor dito, mga foreigners. Kung ganito kagulo ang bansa mo, bakit hindi mo muna ayusin to bago ka mag-travel at panghikayat ng mga foreigner o mga investor para sa bansa natin? Unahin mo muna itong problema ng bansa mo rito. Ang daming issue na dapat lutasin dito, Presidente Marcos. Unang-una yung PI. Huwag ko munang i-divert sa ibang issue hanggat hindi na-resolve kung sino ang pasibuno itong PI na to. Dapat managot yan. Dahil treachery yan. Treason yan. Economic sabotage yan. Ang lumpo yung economy ang ginagawa dito dahil pira ng taong bayan ang ginagamit nila dito. Bakit hindi mo na i-resolve ba ito, Presidente Marcos? Bakit hindi mo muna lupasin ang problema nito sa sarili mong bansa bago ka pumunta sa bansa nun? Bakit maliwala sa'yo? Ang CPP-MP, ang drug, tatlo lang ang inano ni dating Presidente Digong na hinangaan ko sa kanya. Anong tatlo na yun? Pagsukpo sa corruption, insurgency, at ang droga. Nawala na sana yung mga droga. Isa sa biktima ng anak ko dyan na nahulab doon ng mga buhutin yung nabutan. Kasi yung nabutan ko, papatayin ko talaga sana yung ano kaya lang. Hindi pwede tulad na Diyos, mag-disklase ako. Magmula na mag-presidente si Tatay Digong, tumahimik ang buong Pilipinas. Wala kang makitang rally. Wala kang makitang gulo. Wala kang makitang salansanga na nakahubad na parating lasing. Libre ang mga babae mag-uwi at mga pumasok. Kahit anong oras, dahil wala na silang takot. Bakit sa iyong panahon ngayon, bakit pinabayaan mo na maglagarap ang droga? Bakit, President Bongbong Marcos? Tama ba ang sinasabi na Maharlika? Na isa ka kasama na tinatawag na polboronic? Yan ay ako eh, sinakyan ko lang sinabi ni Maharlika. Pero parang gusto ko nang maniwala na totoo lahat ang bintang sa'yo. Kasi bilang presidente at ang bumuro din sa Pilipinas, ikaw ang tinitingnan at ang iyong pangalan ay laganap na. At hindi kaila sa'yo, Presidente, na pinagbintangan kayo ng asawa mo na polvorone kayo de Maharlika. Ngayon,
bakit hindi mo pasinungalingan yung mga pintang sa inyo kundi totoo? Bakit hindi ka naglabas ng statement para pasinungalingan mo na hindi ka bangag o polboronik? Bakit hindi ka nagpa-practice para malinis ang pangalan mo para mawala ang aming hilala sa iyo na totoo nga ang pagbintang sa iyo? Please, President Marcos, bago gumulo itong bansa natin, itong ating iwa tao nagtipon-tipon dito ngayon, bumaba ka naman at tingnan mo naman. I-resolve mo naman to kung anong hinahing dito. Ang hinahing na mga tao dito na nagtipon-tipon ay bigyan ng justice si Pastor Kibuloy. Kung mayroon mang complainant, hindi ikaw, Risa. Ang mismong may personal knowledge na ginawa ni Pastor Kibuloy na nagbintang sa kanya, na nirep sila, dapat iyon ang magdablay, magcomplain, pumunta sa hukuman. Hindi para sa iyo. Hindi ikaw ang mamumulog doon para kang kumuha ka lang para lang na papatunayan mo na may ginawa si Pastor Kibuloy. Hindi ako abogado. I am not a lawyer. Pero alam ko kung ano ang konstitusyon at ano ang tinatawag na Bill of Rights. Ano na kayo sa kanya sa Bill of Rights? Any person presumed innocent otherwise is proven guilty beyond reasonable doubt. Bakit inusgahan mo kaan si Pastor Kibuloy na guilty? Kung tunay ka na protector ka ng mga babae at ng mga na biktima sa human rights at saka sa mga ano, tulungan mo sila dalhin doon sa hukuman, Risa Ontiveros. And then pag natapos yung kaso, ang husgado ang mag-determine kung guilty or not guilty ang akusado. Pag nahusgahan na, saka ka gumawa ng batas doon para protektahan at hindi maulit yung mga pangyayari. Hindi ba kayo ay tinatawag na legislator? Hindi ka ba tinatawag yan na tagakawa kayo ng batas? Ang trabaho ninyo ay gumawa lang kayo ng batas, hindi para pumunta dyan at imbita lang isang tao at pag hindi magsalita at hindi makasagot ng maayos sa inyo, pag magsalita man, patigilin ninyo. Ngayon, pag hindi nyo nang gusto lang sinasabi, ikukuntin ninyo, ipakulong ninyo, tama ba yung ginagawa ninyo? In the end of legislation, gagawa kayo ng batas para maprotektahan ang mga biktima, hindi ka hukom para usgahan ang isang tao na guilty na kagad, Risa Ontiveros. Okay? Any person has the right to due process. Hindi mo dapat usgahan sa guilty na kagad si Kibuloy. Kung talagang tunay ka naman malasakit na sa mga biktima na yan, samahan mo sila, tulungan mo sila sa hukom at ang hukom ang mag-determine. Pagtapos ang determine, saka mo imbisigahan ngayon kung sino yung bird o sino yung akusado, patunayan ngayon doon at dahil nausgaan na siya, gumawa kayo ng batas para hindi na maulit yung mga pangyayaring iyon. Naintindihan mo, Risa, hindi ako bugado, ha? Ikaw na sa Senado ka, tagagawa lang kayo ng batas. Wala kayong karapatan para mga tao dyan ay ikpakulong ninyo o orderan mo ng warrant of arrest. Hukom ka ba? Hukom ka ba, Risa? Pag pinawarrant of arrest mo yan, ibig sabihin, guilty na siya. Ngayon, tumawag ka ng mga witness. Ilan yan sila na nagsasabi sa iyo na sila ay biktima? Ilan yan sila? Kung gising ka, Risa Ontiveros, tingnan mo yung mga tao na nandito ngayon na nagtitiis, nagtasagat sa init, sa kalamig. Ilang libo yung dito ang mga followers ni Pastor Kibuloy kung totoo yung bintang sa kanya. Bakit hindi mo rin kumuha dito ng mga tao at patunayan mo na guilty talaga si Pastor Kibuloy? Patunayan mo rin sa dito. Huwag kang bias, huwag kang one-sided. Na ang tao lang na gusto mong pasalitain dyan, nakasarado pa yung mukha para hindi makilala, ha? Kung totoo talaga nagsasalita ng totoo yung mga witness mo dyan, dapat hindi tinatago yung mukha. Ha? Hindi nagbabasa ng script. Halatang tinuruan nyo, halatang ginawa nyo ng script para salitaan doon. Hindi bubo ang mga tao nanonood ngayon, Risa Ontiveros. Alam nila kung anong motibo nyo. Kaya ninyo, gustong ipasarado ang isipinay, dahil ang isipinay lang ang siyang nagsasalita ng katotohanan.
si Doc Pastor Kibuloy. Libo-libo ang natutulungan niya sa gobyerno. Isipin mo na lang kung itong mga tao na nandito ngayon, kung wala si Pastor Kibuloy, mga pasaway sa lansangan yan. Sagutin ng gobyerno yan. Dito may nagawa ka ba mga tao na mabagong buong buhay? May natulungan ka ba rin sa Ontiveros? Bakit mo dinidiin si single out mo si Pastor Kibuloy? Mas malaki ang tulong ni Pastor Kibuloy kaysa inyong mga politiko dyan sa Senado at sa Kongreso na puro lang kay daldal. Mapagsamantala kayo sa inyong mga tungkulan pero hindi nyo tinitingnan kung sino ang dapat na tao. Bakit hindi nyo imbestigahan yung nasa Kongreso na tatlong tumag na tatlong salot na nyan? Kaya na may kaso yan na human trafficking yan at saka kidnapping. Si Castro na MP, liinip kumilista yan, halatang halata. Bakit hindi mo sila imbestigahan? Ang sabi ng konstitusyon, pag ang isang senado o ang isang kongreso na nandyan sa senado, mayroon siyang immunity. Hindi siya pwedeng kasuhan kung ang kanyang kaso below 6 years lang. Pero naniwala ako na ang human trafficking at saka yung kidnapping, unbillable yan. Kaya pwede dapat yung kasuhan yan. Bakit walang isa sa inyo, senador o kongreso, manindigan? Para tawagin at kaibistahan yung tatlong salot na nandiyan ngayon na walang ginagawa kundi sirain ng gobyerno ang gusto nilang pagsitikover. Ako po, nanawagan po ko sa lahat ng mga tao. Ito pong lawan ito. Ako po, bilang Kristiyano, tinatawagan po ang lahat ng mga Kristiyano dito ngayon na nagmamahal sa ating bansa. Yung mga Kristiyano na laban sa katiwalian, sa kasamaan na ginagawa ng gobyerno ngayon, huwag niyong isipin na iba ang sikta niyo. Kristiyano po tayong lahat, tandaan niyo po. Ang lahat ng mga Kristiyano ngayon, regardless kung ano ang inyong mga denomination, kailangan po magkikisa dito para labanan natin ngayon ang mga masasamang mga alagad ng demonyo na nandiyan ngayon sa Kongreso. Patay. Okay. So, huling, meron pa. Huli na lang. Ano po ang mensahe ninyo kay Pastor Apollo Kibuloy? Ang mensahe ko lang si Apostol Kibuloy, bagamat sinima ko membro, Apostol Kibuloy. Ako yung mahanga sa'yo dahil maraming kang mga buhay ng mga tao na naligaw ng landas na binago mo. Bakit ikaw ginigipit? Bakit ikaw ginigipit itong gobyernong ito?